Itayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan, nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa
nais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan mo po ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapatang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan na lang natin sila na huwag na magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at binalaan na huwag na magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko,
pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoon Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibakas sa ating kaaway, aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako. Upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko, pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis. Ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo, inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, O Poon, yamang pinakinggan. Dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya. At sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning and happy Easter. Palakpakan natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Siguro po ilang araw nyo nang naririnig sa mga misa na hindi pa po tapos ang Easter. At totoo naman po yun kasi nga, sabi ko kahapon sa aking sermon, ang bilis makalimot ng mga tao. Parang yung 40 days na Lent at yung Holy Week, parang ang bilis nating nakakalimutan, para bang isinasantabi. Para siyang damit na pagkatapos natin gamitin, itutupi, ilalagay sa cabinet, see you next year. Ay, hindi ganun. Yung mga ginawa natin ng Kwaresma at Mahal na Araw ay kailangan nating ipagpatuloy. Yung Kwaresma, yung Mahal na Araw ay panahon na tayo ay binabawi ni Kristo. Na tayo ay nililigtas ng Diyos. Dahil nga nung Kwaresma, nung Mahal na Araw, tayo ay nagnilay-nilay, nagdasal, nangumpisal. At ngayong panahon, kaya panahon, hindi linggo, hindi araw, panahon, season, mahabang araw, itong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, Easter season, tayo ay nagdiriwang ng tagumpay ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang kanyang muling pagkabuhay ay ang ating buhay na walang hanggan. Sabi nga ni Pablo, baliwala ang ating pananampalataya kung hindi muling nabuhay si Kristo. Ang kanyang muling pagkabuhay, ang pinakamahalagang katotohanan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Na tunay, ililigtas tayo ng Kristong pinaniniwalaan natin. Bakit? Hindi lang tayo, si Kristo ay hindi kagaya ng ilang mga nangangakong leader na sasabihin, pag ako ang naging leader ninyo, pag ako ang sinundan ninyo, pag ako ang pinaniwalaan ninyo, hindi na tataas ang mga presyo. Hindi na kayo magugutom, wala nang magkakasakit. Hindi totoo yan. Walang sino mang nangako sa mundong ito maliban kay Kristo ang makapagliligtas sa iyo. Bakit? Sapagkat hindi lamang kahirapan, kagutuman, kasamaan ang tinalo niya, pati kamatayan. Ano pa ang hindi niya kayang patunayan at gawin sa iyo? Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ilang araw na rin natin, habang si Kristo nagpapakita sa kanyang mga alagad, itong nagdaang araw, ang unang pagbasa natin tungkol sa pagpapakilala ng mga alagad. At paano sila nakilala ng mga tao na sila ay alagad ni Kristo? Sa pamamagitan ng kanilang matapang na pagpapahayag ng paniniwala kay Kristo. Kung noon, takot na takot sila. Kaya nga, di ba, hindi lang naman si Judas ang nakagawa ng kasalanan, kahit ang kanyang leader na si Pedro, tatlong beses itinatwa niya si Kristo, itinanggi niya si Kristo. Noon, nahihiya sila, natatakot silang makilala na sila ay kasama ni Jesus. Ngayon, sabi ng unang pagbasa, hindi nyo kami mapipigilan na magsalita, na maggumawa ng mga ginawa at tinuro ni Kristo. Yung tapang, sana ngayong panahon ng Pasko ng pagkabuhay, ganyan ka na rin katapang. Hindi matapang na manira ng iba.
Hindi ka matapang na manakit ng asawa. Hindi ka matapang na mambugbog ng mga anak. Hindi ka matapang na magpagaya ng mali sa iba. Hindi ka matapang dahil mas may pinag-aralan ka sa iba. Dahil mas mayamang ka sa iba. Hindi yun ang tapang na magliligtas sa iyo. Yun ang magpapahamak sa iyo. Ang tapang na kailangan natin ay ang tapang ng mga alagad na magpayag ng mabuting balita. Kaya sabi ni Kristo sa ating ebanghelyo, sa huling bahagi ng ebanghelyo, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating misa, ipahayag natin ang mabuting balita, hindi lang sa pagsasalita. Mamigay ka pa na mamigay dyan ng mga Biblia, leaflets, kahit nakabisaduhin mo ang buong Biblia, at makipagdebate ka pa tungkol sa salita ng Diyos, matutunan mo ang maraming teolohiya, doktrina ng simbahan. Pero, kung hindi nakikita sa mabubuti mong ginagawa, ang mabuting balita, baliwala. Patay. Ang pananampalatayang walang gawa, patay. Si Kristo ay muling nabuhay. Siya ang tanging magliligtas sa atin. At hindi lamang ang pagpapahayag ng pananampalataya sa salita ang magliligtas sa atin. Higit sa lahat, ang pananampalataya na nilalagyan natin ng mabuting gawa ang siyang tunay na magliligtas sa atin. Araw-araw, maging matapang ka. Matapang na alagad na nagpapahayag ng mabuting balita sa salita at sa gawa. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay, lunasan ng ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ang ating pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit naway pagginhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus.
ang mga yumaon naway maranasan ang mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ang mga kapatid nating bilanggo, katutubo, ang mga walang sapat at mabuting tirahan at makain araw-araw, ang mga kapatid nating nagsasakripisyo, nagtatrabaho sa malayong lugar, alang-alang sa kanilang mga pamilya. Ama naming maawain, pagkalooban po kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga po marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maging matapang ka. Huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno na muling nabuhay. Siya ang tunay na magtatanggol sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at itsubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ialay ang aking buhay alang-alang sa akin.
ka. Batid mo rin kung sino ako. Na nagmamahal sa iyong lubos, handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan mamaya sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, Abril 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinaaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kasabay po ng pasasalamat sa inyong pagsisimba ay ang aming taus-puso pa ring pasasalamat sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa, pinansyal man po o material na bagay. Kung kayo po ay magbibigay ng donasyon pinansyal sa ating pong opisina at para po sa ilang mga impormasyon sa ating mga social services, kagaya ng pagtulong sa mga bilangguan, sa mga may sakit, at ang ating feeding program tuwing Webes, maaari po kayong magtanong sa ating Social Services Office sa May Benedict Building. Nandun din po kami nila sister para kayo po ay aming magabayan. Salamat dahil sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, matapang pa rin kayong sumusubok
na gumawa at magbigay ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala ng inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumubkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati